Umaga po sa inyong lahat. Welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver at natutuwa po ako na makasama kayo sa paglalakbay sa buhay patungo sa mas malalim at personal na pagkilala sa Diyos. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 23 na po. 23 days na tayo sa ating pagbabasa ng Biblia. 8 days na lang matatapos na ang buwan ng Enero. Habang papalapit ang isauling bagong buwan, lalo po akong excited na matapos. The Lord inspires me. Samahan niyo muli ako as we continue the journey to finish the Bible in a year. Sa araw na ito, babasahin naman natin ang Genesis 46, 1 to 47, 31, Matthew 17, 1 to 13, Psalm 19, 1 to 14, at saka Kawikaan 6, 1 hanggang 5. Tara na! Umalis si Jacob papuntang Ehipto kasama ang sambahayan niya na dala ang lahat ng kanyang ari-arian. Pagdating niya sa Beersheba, nagandog siya sa Diyos ng ama niyang si Isaac. Kinagabihan, nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Tinawag ng Diyos si Jacob at sumagot si Jacob sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, "Ako ang Diyos na siyang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot pumunta sa Ehipto dahil gagawin ko kayong isang kilalang bansa roon. Ako mismo ang kasama mo sa pagpunta sa Ehipto at muli kitang ibabalik dito sa Kanaan. At kung mamamatay ka na, nandyan si Jose sa iyong tabi." Pinasakay si Jacob ng mga anak niya sa karuwahing ibinigay ng Faraon para sa kyan niya. Pinasakay din nila ang mga asawa't anak nila at lumipat sila mula sa Beersheba. Dinala nila ang mga hayop at mga ari-ari ang ipon nila sa Kanaan. Dinala rin ni Jacob sa Ehipto ang lahat ng kanyang lahi, ang mga anak niya at mga apo. Ito ang pangalan ng mga Israelitang pumunta sa Ehipto. Si Jacob ang panganay niyang anak na si Ruben. Ang mga anak ni Ruben, sina Hanok, Palu, Hezron at Carmi. Si Simeon at mga anak niya, sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar, at si Shaul na anak ng isang Kananea. Si Levi at ang mga anak niya, si Gershon, Kohat at Merari. Si Judah at mga anak niya, sina Er, Onan, Shila, Perez at Zerah. Pero si Er at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Perez, sina Hezron at Hamul. Si Issachar at ang mga anak niyang sina Tola, Pua, Iob at Shimron. Si Sibulum at ang mga anak niya sina Seled, Sered, Elon at Jalil. Sila ang 33 na anak at apo ni Jacob kay Lea na ipinanganak sa Padan Aram at hindi kabilang ang anak niyang babae na si Dina. Si Gad at ang mga anak niyang sina Zebon, Hagi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi at Areli. Si Asher at ang mga anak niyang sina Emma, Ishva, Ishvi at Beria. Ang kapatid nilang babae na si Sera, ang mga anak ni Beria na sina Heber at Malkiel. Sila ang 16 na anak at apo ni Jacob kay Zilpa, ang alipin na ibinigay ni Laban kay Leah. Ang mga anak ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin, ang mga anak ni Jose kay Asenat na ipinanganak sa Ehipto na sina Manasseh at Ephraim. Si Asenat ay anak na babae ni Potifera na pari sa lungsod ng On. Ang mga anak ni Benjamin, sina Bela, Beker, Ashbel, Jera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim at Ard. Sila ang 14 anak at apo ni Jacob kay Raquel. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto. Si Dan at ang mga anak niyang si Hushim, si Naphtali at ang mga anak niya sina Jashiel, Guni,
Jezer at Shilem. Sila ang pitong anak at apo ni Jacob kay Bilha, ang alipin na ibinigay ni Laban kay Raquel. Ang mga bilang ng anak at apo ni Jacob na pumunta sa Ehipto ay 66. Hindi pa kabilang dito ang mga asawa ng kanyang mga anak. Kasama ang dalawang anak ni Jose na ipinanganak sa Ehipto, 70 ang total na sambahayan ni Jacob na natipon sa Ehipto. Nang hindi pa sila nakarating sa Ehipto, inutusan ni Jacob si Judah na naunang pumunta kay Jose para ituro sa kanila ang lugar ng Goshen. Nang dumating na sina Jacob sa Goshen, sumakay si Jose sa karwahe niya at pumunta roon sa Goshen para salubungin ang kanyang ama. Nang magkita sila, niyakap ni Jose ang kanyang ama at tuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ngayon, handa na akong mamatay dahil nakita na kita ng buhay." At sinabi ni Jose sa mga kapatid niya at sa buong sambahayan ng kanyang ama, "Aalis ako at sasabihin ko sa Farao na narito na ang mga kapatid ko at ang buong sambahayan ng aking ama na nakatira sa Kanaan. Sasabihin ko rin sa kanya na nagpapastol kayo ng mga hayop at dinala ninyo ang mga hayop ninyo at ang lahat ng ari-arian ninyo. Kaya kapag ipinatawag niya kayo at tinanong kung ano ang trabaho niyo, sabihin niyo na nagpapastol kayo ng mga hayop mula sa pagkabata katulad ng mga magulang ninyo para patirihin kayo sa Goshen, sapagkat nasusuklam ang mga Ehipto sa mga nagpapastol ng hayop." Pagkatapos, umalis si Jose at pumunta sa Faraon kasama ang lima sa kanyang kapatid. Sinabi ni Jose sa hari, "Dumating na po ang aking ama at mga kapatid galing sa Kanaan at dala na po nila ang mga hayop nila at lahat ng kanilang ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen." Ipinakilala niya agad sa Faraon ang lima sa kanyang kapatid. Tinanong sila ng Faraon, "Ano ang trabaho nyo?" Sumagot sila, "Mga pastol po kami ng hayop katulad ng mga magulang namin. Pumunta kami rito para pansamantalang manirahan dahil matindi po ang taggutom sa Kanaan at wala na kaming mapagpastulan ng mga hayop namin. Hinihiling po namin sa inyo kung maaari ay payagan nyo kaming manirahan sa Goshen." Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ngayong dumating na ang iyong ama at mga kapatid, nakabukas ang Ehipto para sa pamilya ninyo. Patirahin sila sa Goshen na isa sa magagandang lupain sa Ehipto. Kung may mapipili ka sa kanila na mapagkakatiwalaan, gawin silang tagapagbantay ng mga hayop ko." Dinala ni Jose ang kanyang ama sa Faraon at ipinakilala. Pagkatapos, binasbasan ni Jacob ang Faraon. Tinanong siya ng Faraon, "Ilang taon ka na?" Sumagot siya, 130 po. "Maikli at mahirap po ang naging buhay ko rito sa lupa. Hindi ito umabot sa kahabaan ng buhay ng aking mga ninuno." Pagkatapos muli niyang binasbasan ng Faraon at tumalis siya sa harapan ng Faraon. Ayon sa utos ng Faraon, inilagay ni Jose sa ayos ang kanyang ama at mga kapatid sa Ehipto. Ibinigay niya sa kanila ang lugar ng Rameses na isa sa pinakamagandang lupain sa Ehipto. Sinustentohan ni Jose ng pagkain ng kanyang ama, mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama ayon sa dami ng kanilang mga anak. Ngayon, malala na ang taggutom kaya wala nang pagkain kahit saan. Nang hina na ang mga tao sa Ehipto at sa Kanaan dahil sa gutom. Tinipon ni Jose ang lahat ng perang ibinayad ng mga taga-Ehipto at taga-Kanaan na bumili ng pagkain at dinala ito sa palasyo ng Faraon. Dumating ang panahon na naubos na ang perang pambili ng mga taga-Ehipto at ng mga taga-Kanaan. Pumunta ang mga taga-Ehipto kay Jose at sinabi, "Wala na po kaming pera. Kung maaari, bigyan na lang ninyo kami ng pagkain dahil mamamatay na kami sa gutom." Sinabi ni Jose, "Kung wala na talaga kayong pera, dalin nyo rito ang mga hayop nyo at iyon ang ibayad nyo sa pagkain nyo." Kaya dinala nila kay Jose ang kanilang mga kabayo, tupa, baka at asno at ipinalit sa pagkain. Sa loob ng isang taon, sinustentohan sila ni Jose ng pagkain kapalit ng kanilang mga hayop.
Pagkalipas ng isang taon, pumunta na naman ang mga tao kay Jose at nagsabi, "Hindi po maitatago sa inyo na wala na kaming pera at ang mga hayop namin ay nariyan na sa inyo. Wala na pong naiwan sa amin, maliban sa aming sarili at mga lupain. Kaya tulungan niyo po kami para hindi kami mamatay at hindi mapabayaan ang mga lupain namin. Payag po kami na maging alipin na lang ng hari at mapasakan niya na ang mga lupain namin para may makain lang kami. Bigyan niyo po kami agad ng mga binhi na maitatanim para hindi kami mamatay at hindi namin mapapabayaan ang mga lupain namin." Kaya ipinagbili ng lahat ng mga taga-Ehipto ang mga lupain nila kay Jose dahil matindi na ang taggutom. Binili ni Jose ang lahat ng ito para sa hari. Kaya ang mga lupaing iyon ay naging pag-aari ng Faraon. Ginawa ni Jose na mga alipin ng Faraon ang mga tao sa buong Ehipto. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi nabili ni Jose. Hindi nila kailangang ipagbili ang mga lupain nila dahil sinusustentuhan sila ng Faraon ng pagkain at ng mga pangangailangan nila. Sinabi ni Jose sa mga tao, "Ngayon na nabili ko na kayo, pati ang mga lupain ninyo para sa Faraon, heto ang binhi para makapagtanim kayo. Kapag aani kayo, ibigay nyo sa Faraon ang 20% ng ani nyo at sa inyo na ang matitira para may maitanim kayo at may makain ang buong sambahayan ninyo." Sinabi ng mga tao, "Ginoo, napakabuti po ninyong amo sa amin. Iniligtas nyo ang buhay namin. Pumapayag po kami na maging alipin ng Faraon." Kaya ginawa ni Jose ang kautusan sa lupain ng Ehipto na ang 20% ng ani ay para sa Faraon. Ang kautusang ito ay nagpatuloy pa hanggang ngayon. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi naging pag-aari ng Faraon. Tumira ang mga Israelita sa Goshen, nasakop ng Ehipto. Nagkaroon sila roon ng lupain at dumami pa ang mga lahi nila. Tumira si Jacob sa Ehipto sa loob ng 17 years. Nabuhay siya hanggang 147 years. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Kung maari, ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng dalawang hita ko at manumpa ka at ipagpatuloy mo ang pagpapakita ng iyong kagandahang loob sa akin. Huwag mo akong ilibing dito sa Ehipto. Kapag namatay ako, ilibing mo ako sa libingan ng aking mga ninuno." Sumagot si Jose, "Gagawin ko po ang sinabi niyo." Sinabi ni Jacob, "Sumumpa ka sa akin." Kaya sumumpa si Jose sa kanya, lumuhod si Jacob sa kanyang higaan para magpasalamat sa Diyos. Ang susunod po natin babasahin ay Matthew 17:1-13. Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok na sila-sila lang. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at ang daming damit niya ay naging puting-puti na parang liwanag. Bigla nilang nakita sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto niyo po, gagawa ako ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, "Ito ang aking anak. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Nang marinig yon ang mga tagasunod, nagpatira pa sila sa takot. Pero nilapitan sila ni Jesus at tinapik. Sinabi niya, "Tumayo kayo, huwag kayong matakot." Pagtingin nila, wala nang ibang makita kundi si Jesus na lang. Nang pababa na sila sa bundok, sinabihan sila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kahit na kanino ang inyong nakakita hanggat
ang anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay. Tinanong siya ng kanyang mga tagasunod, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo? Sumagot si Jesus, totoo yan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias. Kaya lang, hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya. Ganyan din ang gagawin nila sa akin na anak ng tao. Pahihirapan din nila ako. At nauunawaan ng mga tagasunod niya na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Salmo 19. Ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kahit na walang salita o tinig kang maririnig, ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Iginawa ng Diyos ang araw ng tirahan sa kalangitan. Tuwing umagay, sumisikat ang araw na parang lalaking bagong kasal na lumalabas sa bahay nila nang may galak. O katulad din ng isang manlalarong kampyon sa takbuhan na nasasabik na tumakbo. Ito'y sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. At ang kanyang init, hindi mapagtataguan. Ang kautosan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Ang pagkatakot sa Diyos ay nagpapadalisay ng puso, mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa pulot pukyutan. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod. May dakilang gandimpala kapag ito'y sinusunod. Hindi namin napapansin ang aming mga kamalian. Kaya linisin niyo po ako sa mga kasalanang hindi ko nalalaman. Ilayo niyo rin ako sa mga kasalanang sadya kong ginagawa at huwag niyong payagan na alipinin ako nito para mamuhay akong ganap at walang kapintasan at lubos na lalaya sa maraming kasalanan. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi. Kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. Amen. Basahin na natin ang Kawikaan 6:1-5. Anak, kapag nangako kang managot sa utang ng iba at naipit ka sa pangakong iyon, ganito ang gawin mo upang maayos ang pananagutan mo sa kanya. Puntahan mo siya at makiusap na pakawalan ka niya sa iyong pananagutan. Huwag kang titigil na makiusap hanggang sa maging malaya ka, tulad ng isang ibon o usa na nakawala sa isang mangangaso. Natapos na muli natin ang isang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng kaliwanagan at karunungan sa atin upang maging mas malinaw ang direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong questions, prayer request, o kaya mga encouragement, i-private message nyo lang po ako. Salamat po muli. Ako po si Silver. Bukas, kita-kita tayo ulit. Bye!